Ang pinangako pong trabaho sa amin dito sa Pilipinas ay sinabi po sa amin ay production designer. Pero po pagdating namin sa Japan, isa po kaming factory worker. Ako po si Nerissa, isang nursing assistant sa Ramos General Hospital. Siyempre po, excited po ako dahil una-una po, yun po, makakapagtrabaho na po ako, makakaipon na po ako para sa family ko. Siyempre po yung takot dahil hindi ko po alam po ano po yung dadatnan kong trabaho at ano po yung magiging buhay ko doon. Bumalik po ako dito dahil hindi ko po nagustuhan yung pamamalakad nila doon. Tulad po na hindi po nasunod yung kontrata na pinirmahan ko po. At marami pong mga unlawful deduction na ginagawa sa amin na... Madali ko naman po nakuha yung assistance ko sa IOM Philippines dahil po andyan naman po si Miss Marge na nag-a-assist po sa akin lagi. My name is Marjorie Rangalerios. I work as social worker and a caseworker for IOM Philippines. So I basically handle the cases of assisted voluntary returns and victims of trafficking coming from different sending missions. Sobrang takot ko po. Kasi at saka trauma. Kasi nung pagdating ko po talaga dito sa Pilipinas, 1 month po ako na hindi talaga lumalabas ng bahay. We conducted several counselings to her to manage the trauma that she experienced in Japan. So we've been providing at least once a week small consultations. And we also referred her to the Department of Social Welfare for additional social services. Ang DSWD ay mayroong isang programa para sa mga victim ng human trafficking. Ang programang ito is a holistic program. Iba't ibang direct services at support services ang naibibigay natin doon sa mga victims at the same time sa kanilang family. Based doon sa time na nai-refer siya sa amin, actually takot siya kahit sa akin. Meron kasi silang trust issue dahil hindi nila alam kung sino yung pwede nilang pagkatiwalaan. Sa patuloy po na pagsuporta sa akin ng IOM, unti-unti po, kahit hindi po mawawala yung takot ko, pero unti-unti pong naibsan yung takot ko, yung pangamba ko po pag nasa labas ako. Psychosocial support has been integrated to our work because we always value the importance of having a good psychosocial status of an individual. Because if you don't have a good or a stable mental status or emotional status, it would affect your reintegration process. Nahulog na rin yung loob ko kasi siyempre sa mga pinagdaanan niya. Po, siyempre, sabi kong ganun, since wala ka, para hindi ka mahirapan, dito ka muna sa bahay. I'm just there na makikinig na kung anong kailangan niya and give her some advice sa kung ano yung magandang gawin. Sa tuwing gumigive up na po ako, lagi niya pinapalakas yung loob po na huwag ako mawawala ng pag-asa. Ganyan. Dumadating po kasi ako sa punto na gusto ko mag-suicide. Ganyan. Pero lagi niya sinasabi, isipin mo lagi yung mga anak mo. Siya po talaga lagi yung nagpapalakas ng loob ko.